Ang mitolohiyang Romano ang katawan ng mga kwentong tradisyonal na nauukol sa mga maalamat na pinagmulan ng sinaunang Roma at paniniwalang panrelihiyon ng mga sinaunang Romano. Ang mga kwentong ito ay tinuturing ng mga sinaunang Romano na nangyari sa kasaysayan kahit naglalaman ng mga elementong mahimala at supernatural. Ang mga kwento ay kadalasang nauukol sa politika at moralidad na naaayon sa batas ng kanilang mga Diyos. Ang kabayanihan ay isang mahalagang tema sa mga kwentong Romano kapag ang nagbibigay linaw sa mga kasanayang panrelihiyon ng mga sinaunang Romano, ang mga kwento ay nauukol sa ritual at mga institusyon sa halip na teolohiya o kosmogonia. Ang mga pangunahing sanggunian ng mitolohiyang Romano, ang Aeneid ni Virgil, kasaysayan ni Livy, Fasti ni Ovid, isang anim na tulang nakaistruktura sa kalendaryong relihiyoso ng mga Romano at ika-apat na aklat ng mga elihiya ni Propertius. Ang mga mitolohiyang Romano ay lumitaw rin sa mga dibuhong nasa pader sa Roma, mga baryang Romano at mga iskultura patungkol sa mga relief. Buod ng Cupid at Psyche. Ito ay nagsimula kay Psyche na pinakabunso at pinakamagandang babae sa kanilang tatlong magkakapatid. Itinutulad ang ganda niya sa mga diyosa, sa punto na ang mga nabighani sa ganda niya ay sinasamba siya at hindi kay Venus na diyosa ng pag-ibig sa dahilan nila na reincarnasyon ni Venus si Psyche. Dahil dito, isinugo ni Venus ang anak niyang si Cupid para panain siya para magmahal sa isang napakapangit na nilalang. Subalit, dahil nabighani rin si Cupid sa ganda ni Psyche, itinurok niya ang kanyang daliri sa kanyang pana para iibigin ang dalaga. Ang ama ni Psyche ay nagkonsulta sa orakulo ni Apollo. Pero sabi ng orakulo ay iiwanan si Psyche sa bangin para kunin siya ng isang nilalang na parang dragon. Nang maiwan na si Psyche, idinala siya ni Zephyr, ang diyos ng hangin, para dalhin siya sa kanyang itinadhana. Pinayagan niya ang kanyang sarili na anyayahin siya sa kwarto na di niya alam kung sino ang kanyang asawa. Dahil nagtataka siya kung ano ang anyo ng kanyang asawa, nagdala siya ng isang sundang at lampara para patayin niya ito kung isa siyang halimaw. Ngunit nagulat siya nang nalaman niyang si Cupid ang asawa niya. Hinanap ni Psyche si Cupid sa punto na humarap siya kay Venus. Inilagay siya ng diyosa sa tatlong gawaing napaka-imposible. Nagtagumpay siya sa tatlong gawain at patungo na siya sa huling gawain. Ang huling gawain ay magtungo sa mundong ilalim at kunin ang isang katas ng kagandahan ni Proserpina. Nang nakuha niya ito ay bumalik siya sa luklukan ni Venus. Nang buksan niya iyon ay hindi ito ang katas ng kagandahan ni Proserpina, kundi isang katas ng Stygian sleep. Tumungo si Cupid sa kanyang natutulog na asawa at binigyan ito ng ambrosia para maging immortal si Psyche. Pagkatapos ng anak ni Psyche ay tinawag niya itong pleasure. Gamit ng pandiwa. Iba't iba ang gamit ng pandiwa. Ginagamit ito sa pagpapahayag ng aksyon, karanasan at pangyayari. Aksyon. May aktor o tagaganap ang aksyon o kilos. Mabubuo ang mga pandiwang ito sa tulong ng mga panlating mag, ma, mang, mag, an. Karanasan. Nagpapahayag ng karanasan ng pandiwa kapag may damdamin. Dahil dito, may nakararanas ng damdamin na inihuhudyat ng pandiwa. Maaaring nagpapahayag ang pandiwa ng karanasan o damdamin o emosyon. Sa ganitong sitwasyon, may tagaranas ng damdamin o saloobin. Pangyayari. Ang pandiwa ay resulta ng isang pangyayari. Pokus ng pandiwa.
aktor o tagaganap ang paksa ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng Pandiwa sa pangungusap. Ito ay sumasagot sa tanong na sino. Ang mga panlaping maaaring gamitin ay Lion. Ang paksa ang layon ng Pandiwa sa pangungusap. Ito ay sumasagot sa tanong na ano. Ang mga panlaping maaaring gamitin ay Pinaglalaanan. Ang paksa ang tumatanggap sa kilos ng Pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na para kanino. Ang mga panlaping maaaring gamitin ay Kagamitan. Ang paksa ang kasangkapan o bagay na ginagamit para maisagawa ang kilos ng Pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ang mga panlaping maaaring gamitin ay